Itago mo na lang ako sa pangalang Luisa. 45-year-old, tubong Samar. May asawa at may 5 anak. 16-year-old na ang aking panganay. At 5 taon naman ang aking bunso. Kasalukuyan kaming nakatira sa Manila. Nakikitira sa bahay ng biyanan ko. Walang maayos na trabaho ang aking asawa. At medyo mahilig din itong magsugala. Kaya naman, sa sobrang hirap ng buhay, nakapagpasya ako ng mga ibang bansa upang matugunan ang pangangailangan ng aking mga anak. Mabigyan sila ng maayos na buhay. Makain nila ang gusto nilang makain. Makapag-aral ng maayos. Yun ang dahilan ko kaya ako nag-abroad. Tiniis ko ang sobrang lungkot, pangungulila, at sobrang hirap ng trabaho para lang sa aking pamilya. Makalipas ang 1 taon ko dito sa abroad, ay may biglang nag-text sa akin. Ganito ang pagkakasabi. Ang asawa mo ng bababae at ang pirang pinapadala mo ay ang babae ang nagbabudget. Sobrang nagulat ako at parang biglang nanghina ako sa aking nabasa. Siyempre, hindi ko naman pwedeng kumprontahin agad-agad ang asawa ko. Baka sinisiraan lang kami. Kaya tinawagan ko ang aking anak na panganay. At tinanong, wala naman daw, sabi ng aking anak. Kaya naman, pinagpatuloy ko pa rin ang aking pagtatrabaho. At pinipilit kong baliwalain ang message na aking nabasa. Kahit ang totoo naman talaga, ay hindi naman talaga mawala sa isip ko. Makalipas ang 3 araw, tinawagan ako ng aking malapit na kaibigan. Wala naman siyang sinabi tungkol sa asawa ko. Ang tanging narinig ko lang sa kanya ay ayaw ko magkomento. Mas mabuti kung umuwi ka na lang habang maaga pa. Yon ang salitang sinabi ng aking kaibigan. Bigla akong napaisip sa sinabi ng aking kaibigan. Sabi ng isip ko, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ganun? Bakit ganun ang tono ng salita niya? Naguguluhan ako. At bumabalik sa isip ko ang sinabi ng unang nag-message sa akin. Kaya naman, tinawagan ko ang aking asawa. At pabiro kong binanggit sa kanya na
sagot niya sa akin, "Asawa mo ako. Kaya sa akin ka maniwala." Yun ang sinabi ng aking asawa. Kaya naman, ipinagpatuloy ko ang aking pagtatrabaho. Makalipas ang 2 taon, tapos na din ang aking kontrata. Kaya excited na akong umuwi. Kunti lang ang dala kong pera dahil di ako makaipon dahil pinapadala ko buwan-buwan. Ito na, pauwi na ako. Siyempre, diretso ako sa bahay ng biyanan ko kung saan nandoon ang aking mga anak at asawa. Makakasama ko na ang aking mga anak at ang aking asawa, sabi ng aking isip. Nagulat ako sa aking nadatnan. Ang asawa ko may iba nang kinakasama. Hindi pa rin ako makapaniwala, sabi ko sa sarili ko. Nananaginip ba ako? Para akong dinagana ng langit sa aking naabutan. Gulat na gulat ako at sobrang nasaktan ako. Ang puso ko gulong-gulo. Ang isip ko, hindi ko alam kung saan at paano ako magsisimula. Wala akong mapuntahan. Kaya nananatili ako sa bahay na yon dahil sa kagustuhan kong makasama ang mga anak ko. Kinausap ko ang aking anak na panganay. Anak, napakadaya mo. Hindi mo man lang sinabi sa akin ang tungkol sa papa mo. Pinagmukha niyo akong tanga. Paiyak na pagkakasabi. Habang humahagulhol din sa iyak ang aking anak. Mama, sorry kung hindi ko nasabi. Ayaw ko kasing mag-alala ka, Mama. At ayaw kong may masamang mangyari sa'yo. Baka hindi mo kami uwiin. At isa pa, Ma, nagbabakasakali akong baka maayos niyo pa ni Papa. Baka sakaling maghiwalay sila. Kaya umaasa pa rin ako. Ma, ayaw kong masira ang pamilya natin. Umiiyak na pagkakasabi ng aking anak. Sa puntong yun, awang-awa ako sa aking mga anak. Paano kaya ito? Paano ang pag-aaral ng mga anak ko kapag inuwi ko sila sa lugar ng mama ko sa bundok? Siguradong hindi sila magiging maayos doon. Kaya naman nanatili pa rin ako sa bahay na yon. Dahil sa aking mga anak. At ayaw ko din na masayang ang bawat segundo na magkasama kami ng aking mga anak.
iba kami ng kwarto ng aking asawa. Habang kami ng aking mga anak ay magkasama-sama sa isang kwarto. At ang aking asawa naman ay nasa kabilang kwarto kasama niya ang babae niya. Aaminin ko sa'yo, parang dinudurog ang aking puso sa tuwing naaalala ko. Pero kailangan kong magpakatatag at kailangan kong mabuhay para sa aking mga anak. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na sira na ang aking pamilya. At bumalik na rin ako sa abroad. At hindi ko pa rin lubos maisip ang nangyari sa aking pamilya. Subalit andito pa rin ang sakit na aking nadarama. Subalit kailangan kong magpakatatag para sa aking mga mahal na mga anak. Sa totoo lang, hindi ko pa rin talaga alam kung saan at paano ako magsisimula. Kaya ako napasulat, babaka sakali na mabigyan niyo ako ng idea. Baka sakaling maibsan ang aking suliranin. Nahihirapan ang aking kalooban. Lubos na gumagalang, Luisa.